Ano daw ba ang magandang klase ng radiator cup na bibili niya? Tanong ng isang ka-vlogger to. At madalas tinatanong din to ng mga customer. Ano daw ba ang maganda? Yung nabibili lang sa mga auto supply na mga brand new? Hindi yung galing sa mga kasa, ha, mga ka-vloggers. Ha? Hindi yung galing sa mga original ng manufacturer. Yun, magaganda talaga yun. 100% yun. Yung sinasabi ko, yung mga replacement na nabibili lang po dyan, o yung mga second hand daw, nakamukha nito, mga ka-vloggers. Ano daw ba ang mas maganda? Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po, mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog, vlog, vlog! Hello, hello mga ka-vloggers! Aww. Welcome po sa akin channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, ang topic natin ngayon ay tungkol po sa radiator cup. Opo, mga radiator cup. Kasi alam niyo naman mga ka-vloggers, lagi ko sinasabi sa inyo, na yung cooling system ng makina, konektado yan sa aircon. Kapag umiinit po yung makina, iinit din yung aircon. So mga ka-vloggers, madalas kahit nga minsan medyo bago-bago pa yung sasakyan, nagkakaproblema na sa cooling system. Bakit? Maganda yung makina nila eh. Malinis sigurado ang mga tubig noon, no? Mga coolant noon. Pero minsan, bakit nagkakaroon sila ng problema? Bakit minsan yung mga reservoir na mula doon sa radiator, may hose, kumukulo? Sira na yung makina? May mga kaso, mga ka-vloggers, na nasisira na yung cylinder head gasket. Pero kung halimbawa, nakabukas yan ganyan, naobserbahan ninyo, hindi naman bumubula ng marami o hindi yung kalam mo, nagpapakulo ka ng tubig. Nakikita ninyo, steady lang yung tubig doon sa may radiator, ha? Pag walang cup, ha? Ba, maganda pa yung inyong cylinder head gasket. Kaya ano, dahilan, bakit pag umaandar na, kumukulo doon? Bumubula doon, nagiinit. Kasi mga ka-vloggers, alam nyo kung ano. Eto nga po, mga radiator cup. Sa ganito. Yan. Madalas mga ka-vloggers, nangyayari to na subok na to eh. At ako mismo, alam ko to personally. Mulat-mula, ito masasabi ko lang ha. Mula po nung nag-assemble ako ng mga owner nung araw, magawa ko ng sarili kong mga sasakyan nun. Kausuhan kasi ng owner nun. Ang mga binibili kong laging radiator cup noon, kahit na kailan, kasi nangyari na sa akin na bumili ako nung araw nung bago, alam nyo, naging problema, katagalan yung spring niya, hindi kasi siya asero, yung mga nabibili sa mga auto supply, madalas ganun eh. Napakadalang nyo makakita na ng magandang klase na radiator cup. Ewan ko lang ngayon kung meron na ha. Yung sinasabi ko yung mga nakalipas na ano. Dahil yung kanilang spring, eh, no? Nakikita nyo yung mga spring na yan. Sa mga nabibiling surplus Japan, ha? Japan ha? Japan surplus. Ayan, puro mga surplus Japan to kung makikita ninyo. Ayan, sulat pa dyan yan. No? Ayan, surplus, ayan, made in Japan. Original po yung mga yan. Alam nyo naman yung mga nabibili lang na gawa ko saan dyan. Ayoko na sabihin yung bansang gumagawa nun. Eh, nasisira yung spring na yan. Mga ilang ano lang, magkakaputol-putol, kinakalawang, bakal lang sa hindi asero. Eh, ang spring dapat asero yan. Dahil kung bakal yan, kakatama nito doon sa bunganga ng radiator. Ayan o. Oh, ayan o. Oh. Pag nawala yung tension ng spring ninyo, eh wala nang kwenta, eh, angat na, lalabas na yung tubig. Mga ka-vloggers, yun ang lagi nagiging problema ng mga kumukulo na hindi naman sira yung makina, walang problema sa tinatawag na cylinder head gasket, pero bakit umiinit ang makina, kumukulo doon sa reservoir, blok, mainit na mainit kasi kadalasan po doon. Sasiguruhin muna ninyo na maganda yung
radiator, tingnan ninyo, walang bumubul ang mga tubig. Pag bagong andar, matagal-tagal na umaandar, wala kang makitang kulo. Ba, maganda pa yung makina. Huwag lang na kumukulo na yung pag-andar pa lang, sira na yung cylinder head gasket o baka may crack na po yung cylinder head. Kailangan na talaga pa-check sa mga mekaniko, no? So, kung hindi pa ganun kalala ang problema ninyo, tignan po ninyo yung radiator cap. Ayan, no? Iba yan, no? Ito yung malalaki nun. Sa mga ina-assemble na owner, malalaki ang bunganga. Yung mga lumabas ngayon ng mga radiator, ganito na lang. Ayan, no? May o-ring yung iba. Iba, ganito. Minsan, hindi lang lumalapat na ng maganda yung ganito nyo, no? May mga number-number pa to yan, no? 0.9, ganyan. May mga pressure kasi na kaya silang i-hold. So, ngayon, mga ka-vloggers, kung masama na yung goma, tignan na po ninyo. Pagka may tama na yung ganito at maglilik na, lalabas na rin yung tubig nun. Kukulo na yung reservoir nyo or nagbabawas na siya doon sa ibaba ng radiator. Kung ako lagi, may papayo ko lang sa inyo, nasa sa inyo, kung susundin ninyo, liban doon sa brand new, sabi ko na, na original, galing sa mga manufacturer, yun ang siyempre number one sa lahat yun. Kung makakabili kayo nung galing sa kasa, eh, siyempre mas maganda yun. Pero kung replacement lang na kung ano dyan na pangalan, ang hanapin na lang po ninyo radiator cap, mga ka-vloggers, yung mga Japan surplus, ito mga ganito. Siguradong magaganda pa po, mga ka-vloggers. Naniniwala ako dyan. Dahil subok ko yan. Ako, hindi ako bumibili nung bago na nabibili ko saan-saan lang. Ang hinahanap ko lagi, yung ganito. Di baling mas mahal siya kesa doon sa bago. Ang nagtitinda ng ganyan, yung mga makikita ninyo nagbebenta ng mga surplus radiator. Kasi minsan, tinatanggal nila, may cup na yon, inaalis nila dahil binibenta nilang separate minsan. So, yun lang po mga sabi ko. Simpleng vlog lang mga ka-vloggers. Kahit sabihin hindi related sa aircon, gusto ko lang pong masabi sa inyo. Ang bibilin lagi ninyo, yung mga surplus Japan na mga radiator cup. Mas advisable yan para sa akin mga ka-vloggers. Subok ko yan. Sabi nga ay subok na matibay. Subok na matatag. Bang po yata yun. O, sige na po mga ka-vloggers. Nabanggit ko lang sa inyo kasi baka makalimutan ko. Alam niyo naman. Lahat ng maitutulong ko para sa inyo ay gagawin natin. No? Ano pa po ba ang sasabihin ko mga ka-vloggers? Eto na naman po ang pinakabagong edition ng aking vlog. Paalam mga ka-vloggers.